maghahanap po tayo ng babaeng bulaklak. Katapos po ay ito po yung pollen po ng ating bulaklak, ng ating lalaking bulaklak ng ating upo. And ilalagay po natin siya dun po sa babaeng bulaklak. Ayan po. Okay po mga kagulay, ngayon lamang po ka dali kung paano po mag handful net po ng pong bulaklak ng pong ating upo. Magandang hapon po mga kagulay. Ngayong araw po ay mag-harvest po tayo ng pong ating kangkong dito po sa ating munting taniman. Ayan po mga kagulay, so dahil medyo malaki na po yung ating kangkong ngayon na nandito po sa grow bag, ay babawasan po natin. And pagkatapos po natin mag-harvest ng ating kangkong, ay mag-harvest din po tayo ng pong ating squash shoots and alugbati po dito po sa ating munting taniman.
So pagkatapos po natin magdilig ng ating mga halaman dito sa harap ng bahay ay tatanggalin po natin itong ating upo dito. Ito po yung mga naunang bunga. Saka ito po para po makalaki itong mga bagong bunga po ng ating upo dahil hindi po gaano maganda yung tubo ngayon ng pong mga sumunod na bunga dahil sobra po yung init. So para hindi po masayang yung energy ng pong ating upo ay tatanggalin po natin itong mga unang bunga ng pong ating gulay dito po na sa harap ng bahay. So ayan po. And hindi din po masyadong maganda yung itsura nun pong unang bunga nun pong ating upo, kaya tatanggalin po natin siya ngayon. Ngayon po. And ito nga po dito, parang stress po yung ating mga gulay dahil po sa sobrang init. So tatanggalin po natin yan. Ngayon po. Patrin po dito. Tatanggalin po natin. Ayan po. Ayan po mga kagulay. And punta po dito tayo sa ating kalabasa. So ito pong nandito ay hindi na po gano'ng maganda yung tsura niya, kaya tatanggalin po natin. Ayan po. So yung mga hindi na po maganda yung itsura, para hindi na po maganda yung tubo ng bunga ng ating kalabasa ay tatanggalin po natin. So kagaya po dito mga kagulay, ito po yung unang bunga and sa katabi po niya yung may maliit po na bunga. So hindi na po ito siya lalaki dito dahil yung energy po ng steam ng ating kalabasa ay nandito po sa unang bunga. Kaya itong kasunod po na bunga, ayan po, tatanggalin po natin. Ayan, patalin po ito dahil medyo kulay hindi laro na po yung itsura niya. So ito po, hindi po ganun. So nanilaro na po yung bunga ng itong ating kalabasa, kaya para hindi po masayang yung energy ay mas maganda pong tatanggalin lang po natin siya. Ayan po. So pagkatapos po nating mag tanggal ng mga patay na bunga ng itong ating upo tsaka ng itong ating kalabasa, ngayon naman po ay mag-hand pollinate po tayo ng po ating upo. So ito po mga kagulay, ito po yung lalaking bulaklak ng po ating upo. Ayan po, ito po yung itsura niya. And ito naman po yung babaeng bulaklak ng po ating upo. Ayan po. Ayan po yung bunga niya. So para sure po tayo na mabubuo po yung bunga ng pong ating upo ay atin po siyang hand pollinate po ngayon. Yan po mga kagulay, babaltan po natin yan pong ating lalaking bulaklak ng pong ating upo, and then maghahanap po tayo ng babaeng bulaklak. Katapos po ay ito po yung pollen po ng ating bulaklak, ng ating lalaking bulaklak ng ating upo. And ilalagay po natin siya dun po sa babaeng bulaklak. Ayan po. Ayan po mga kagulay, ngayon lamang po
dali kung paano po mag hand pollinate po yun po nga bulaklak yun po ang ating upo. Ating ibang lalaking bulaklak nun po ang ating upo. So ang gagawin po natin ng hapon ay uubusin po natin na tanggalin tong mga lalaking bulaklak nun po ang ating upo and atin po silang i-hand pollinate para mas sigurado po tayo na mabubuo nun po ang babaeng bulaklak nun po ang ating upo. Yeah, so hanggang sa muli po mga kagulay, maraming salamat po sa pagsama sa ating hapon dito po sa ating munting taniman. Thank you for watching po and see you po may next vlog. Maraming salamat po.